Marlon from ARBC, isa po sa mga diakono ng ARBC. As for my conversion, hindi ko alam kung ano eksaktong panahon. Pero 3 years ago, mas naging concrete sa akin yung kaligtasan ko. And I've been serving the deaconship for wala pa pong isang taon. By the grace of God, nakapagpatuloy po. So sige po, let's start po with the prayer. And bibigyan ko po ng background yung study natin after the prayer po. Nakilang Diyos, nagpasalamat kami sa araw na ito. Nagpasalamat kami sa isang araw na naman ang panambahan na ibinigay niyo sa amin. Ito'y preparasyon sa amin para sa walang hanggan. Kaya patuloy na turuan niyo kami na pahalagahan ang araw na ito. At sa pag-aaral po namin ngayon patungkol sa kahalagahan at kung bakit kami magde-desire or bakit namin gugustuhin na maging bahagi ng iglesia, gabayan niyo po ako bilang tagapagturo, naway matuturin po ako dito, at i-open ng banal na spirito yung aming pangunawa, yung aming kababaan ng loob, natanggapin yung kung ano yung sinasabi ng inyong banal na salita, at maging pakinabang nawa po ito sa amin sa paglakad namin sa pananampalataya. Patuloy na pinagkakatiwala namin ito sa inyo at itinataas sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Again po, ito pong pag-aaral natin ay mula sa libro ni Mark Dever. Yun nga po, yung nakikita nyo dyan sa taas ay patungkol sa bakit ang isang mananampalataya ay magjo-join or makikisama o magpapamember sa isang iglesia. Actually, yung librong ito, napaka-exe lang niya. Booklet, around 40 pages. And part of a series siya ng isang libro na tinatawag na 9 Marks. Yung mga question siya ng mga Kristiyano, especially yung mga bagong Kristiyano patungkol sa pananampalatayang Kristiyanismo. And may series, ilailang mga tanong na sinasagot doon sa list of books na kabilang nitong series na ito. Kagaya nung kagaya dito, may isang mga katanungan katulad ng what if I don't desire to pray? May libro for that. And meron ding patungkol sa kung how can our church find a faithful pastor? Actually, isa lang ito. Napakadami pag tinryin yung i-search tong the 9 marks of church questions. And for this study, we will be focusing isa doon sa mga katanungan na naibato na isagutin nung libro. Yun nga, why should I join a church? So, the aim nung study for this is, wala po yan dyan sa material niya. Pero yun nga po, ang aim sana po natin dito sa pag-aaral natin ngayon ay una, dun sa mga hindi pa decided kung bakit sila, since nasa covenanting process kayo, and probably there's, may mga part na undecided pa kayo kung magpapamember kayo, yung aim natin dito ay masagot yung mga tanong at mabigyan ng mas malino na decision regarding sa church membership. And pangalawa naman po, yung aim natin dun sa mga decided naman na, pero hindi pa nila alam yung reason nila, probably na persuade or gawa ng siguro majority ng mga tao gusto magpa-member, but in reality, he doesn't know or she doesn't know bakit siya magpapa-member, we are hoping to answer yung reason behind. And also, dun sa mga alam na, ma-refresh tayo patungkol dun sa church membership. Again, this book is nagbibigay ng mga compelling reasons kung bakit ang isang professing believer or Christian should join a church. Sabi nga ni Mark Dever dito, may sinabi siyang quote, gusto ko sana, i-skip ko sana pero sabihin ko na lang, na sinabi niya doon sa libro na kung ikaw ay believer at hindi mo binibigyan ng halaga yung pagpapamember sa isang iglesia, ay probably papunta kang impyerno. It doesn't mean na sinasabi niya na papunta ka talagang impyerno, but rather he wants us to have a sense of urgency na ang membership ay hindi isang optional na bagay sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Sabi niya dito, I want them to see that for the sake of their souls, they need to join a local church. And yun yung desire niya rin sa mga makabasa ng libro niya. At the same time, tayo na mag-aaral ngayon patungkol sa kung bakit kailangan magpamembro sa isang iglesia ang isang mananampalataya. And in our study, makikita niyo po dyan sa
materials nyo na meron siyang nilatag na 7 compelling reasons. Actually, baka mas marami pa kung talagang i-scrutinize natin yung Bible. Pero 7 yung pinresent niya, and we will be digging into yung 7 reasons na binigay ni Mark Dever. Tignan natin yung unang reason why to join the church. Sabi niya dito, to display the gospel. So, alam natin na ang lahat ng mananampalataya sa buhay nila, ang pinakamahalagang aspect ng kanilang buhay ay ang ebanghelyo o yung gospel. And because of this, ito yung bukang bibig ng mga bibig natin, di ba? Ito yung binabahagi natin sa mga tao. At the same time, pinapakita rin natin sa pamumuhay natin kung paano tayo namumuhay ay inire-reflect nun yung ebanghelyo. And sa isang mananampalataya, innate na ito sa kanya. Parang nasa loob niya na to. Kumbaga, sumasabog. Binubulalas ng kanyang puso at ng kanyang mga gawa. Maraming paraan para maipakita yung ebanghelyo sa pamumuhay natin. Ay, by the way, pakisignal po kung medyo mahina. Siya, adjust ko po yung mic. Yun nga po, may mga ilang paraan para maipakita yung ebanghelyo sa pamumuhay natin. Una, yung makasalanan pa tayo, di ba? Nagkaroon ng parang transition. Magkaroon ng malaking changes doon sa way ng pamumuhay natin. Pangalawa, pinapakita natin yun sa pagpapatuloy na pagpapakita ng sanctified life na sinabi nga sa Philippians 1:27 na worthy, a manner of life, living, worthy of the gospel of Christ. And the third is yun nga, we reach out the unbelievers. Inaabot natin sa iba't ibang paraan. It might be benevolence, might be sharing them, like Bible studies, and showing them kindness. Ito yung mga visual o visible ways ng pagpapakita natin ng buhay, yung ebanghelyo sa ating mga buhay. Pero ang nakakalungkot, marami sa mga nagpo-profess na Kristiyano, sabing Kristiyano daw, sa kanila, yung pag-join ng isang local church ay hindi nila kinukonsidera bilang primary way to display the gospel. Probably, wala ito sa checklist nila para mapakitang Kristiyano sila. Or, yes, they are okay with it, but for them, it is lowest or least priority. Kaya nakakalungkot yung ganitong klaseng thinking. And we are hoping na sa first reason na binigay ni Mark Dever, that joining a church is a means to display the gospel in our life. Many people think, or many believers think, that she or he in Christ alone is enough. Dumating tayo siguro sa puntong ganyan, that her or his relationship with Christ is, again, alone enough. That he or she can share the gospel and display the gospel in his or her life without being part of a local church. So, the question is, ito ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Kung babasahin natin yung New Testament, ito ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? We must remember that the gospel not only reconciles us to God, but also to His people. So, sino po yung people na yon? Yun yung mga kakapwa nating makasalanan na kapwa rin nating iniligtas ng Diyos. Again, one reason why so many Christians have minimized the importance of church membership is because they reduce the gospel to merely a personal relationship with God and not much else. Maraming mga tao, pag tinanong mo sila, ba't ayaw nila magpa-church member? Okay na yung relasyon ko sa Panginoong Jesucristo? Okay na yung devotion ko sa Kanya? Okay na yung araw-araw na pagde-devotion ko sa Kanya? Okay na yung prayer ko sa Kanya? Again, hindi yun yung tinuturo na scripture. Basahin natin yung New Testament, makikita natin. Hindi yun, sulat lang ni Paul kay Timothy. Sulat yun ni Paul sa church. So, there's an importance na nanineglect ng mga tao. Again, we just don't say, merely say na we're reconciled. We show it. Pag sinabi natin we're reconciled, hindi lang yun about me and God, but also me and the people of God. We show it by joining a congregation, committing to love one another, and help us to grow in Christ-likeness. When we receive God's mercy, we become part of His people,
1 Peter 2:10. When we receive God's grace, we are included in the community of God. Ephesians 2 po. It does not merely have Christians friends with whom, okay, madali nating sabihin na pwede tayong makasama sa mga mananampalataya ng mga kaibigan natin. But again, papasok doon yung preference. May mga kaibigan ka na tingin mong solid sa pananampalataya. Again, consider po natin dito, hindi pa po tayo member. Ang pipiliin natin yung tingin nating good sa atin. Hindi tayo pipiliin ng mga problematic. Hindi tayo pipiliin ng mga tingin natin makakahila sa atin pababa. I will answer that later, bakit hindi siya maganda. What truly displays the gospel is when we commit to love and care for a group of people, not just friends, that includes folks utterly unlike us. Hindi necessary na pareho yung gusto, pareho yung preference, pareho yung convenience, and etc. We display the gospel when we gather each week to serve people who sometimes only share one thing in common with us. Again, hindi lang po preference. We are reconciled in Christ when we commit to love these people in that place, no matter what faults and weaknesses they may have. So, again, yung pag-join po ng church ay isang paraan ng pag-display ng gospel. How? Because mapapakita kung paano tayo nakiki-interact doon sa mga taong hindi necessary na pareho ng gusto natin. Hindi necessarily na nagbibigay ng convenience sa atin. Hindi necessarily na mabuti lagi para sa atin. And that's the way Mark Dever presented in his first reason. Pangalawa, because the Bible requires it. When, wala nang ibang better reason para mag-join sa church. Nakita natin sa scripture, na sinabi ng scripture, then ano pa yung magiging hindrance or blockage para sa atin para hindi mag-join sa church. But then again, maraming tao magsasabi, wala tayong makikita sa Bible na nagsasabing thou shalt join a church. Wala tayong makikitang verbatim or word or phrases na diretsong sinasabi. But, sabi dito ni Mark Dever, the New Testament has plenty of evidence that early churches practice church membership. And here, makikita nyo dyan sa copy nyo, nag-present siya ng 5 evidences kung paano pinapractice nung New Testament churches yung church membership. Let's start. Yung una, makikita natin na kinikept nila yung membership records. Sa Acts pa lang, makikita natin na yung unang bungad ng Acts, binanggit doon, 120. So, basically, hindi pa ganun kalinaw yung concept sa kanila, pero they know na kailangan nilang alamin kung sino yung part ng kanilang grupo. Hindi natin pwedeng sabihin na may listahan sila, may database sila, pero alam nila by mind na kung sino yung mga taong kasama nila. Acts 1:15 po yan, no? Nagpe-pray sila doon sa upper room after na umangat na si Christ. Acts 2:41 din po, makikita natin yung famous na may 3,000 na nadagdag sa kanila after mag-preach ni Peter. And these people, hindi lang binanggit na sila ay na-add sa church, kundi sila rin ay nag-a-act as member. Mababasa natin from Acts 2:42-46 na ginagawa nila yung mga duty nila. Nag-gather sila, nagpe-pray sila, they continue in breaking of bread, and yung kanilang pag-assist sa bawat isa. The New Testament only lists the numbers, but also, hindi lang nila not only list the numbers, pero kinikep din nila yung mga pangalan ng mga tao or yung mga kalagayan ng mga taong part ng church. Example, sa Acts, not sure kung 6 na may mga widow sila na tinend. Paano nila malalaman yung widow kung hindi nila inaalaw yung kalagayan ng mga tao? Marami sa mga churches ngayon, okay lang, people come and go. And they consider those people as member. But the reality, wala silang pakialam dun. Basta nakita nila nandyan, umattend ka ng consistent na araw, member ka na. But hindi ito yung practice ng New Testament kung saan kinikilala nila yung mga tao at yung kalagayan at yung mga pangangailangan. And another compelling reason is yung mababansin nyo sa mga pagbati ni Paul sa dulo at sa una. May mga pinabanggit siyang mga pangalan, di ba? Minsan napakadami. Minsan ilan lang, minsan napakadami. And alam niya yung mga kalagayan. Sasabi niya, tulungan niyo si ganyan. I-assist niyo si ganyan. Ipag-pray niyo si ganyan.
Kung yung taong yon ay hindi nagpa-practice ng church membership, sige, preach ako ng gospel. Kung nag-profess ka, okay ka na. Bahala ka na dyan. Hindi ganun. Kasi alam si Paul mismo ay alam niya yung mga kalagayan ng mga tao na nasyasharean at nagiging part ng church. It's a compelling reason na yung mga Old Testament, ay o mga New Testament na mga apostles, ay sila mismo ay kilala kung sino yung mga members ng iglesia. Pangalawa po sa binigay na practice ni Mark Dever, yun nga, the commands of the scripture assume church membership. Pag binabasa niyo po yung New Testament, mapapansin niyo po na napaka-imposible na sumunod sa mga kautosan ng Diyos kung hindi mo i-commit yung sarili mo sa group of people. Pwedeng siguro mga malalapit na tao sa'yo, pwedeng community, pwedeng mga friends, pero kadalasan may involvement sa ibang tao. Walang individualism dito. But yun nga, ang pinaka application ng mga utos ng Diyos, mapapansin natin yung pattern. Ito ay pagkukumit sa isang local church. Yun nga, Christian life, many people will say na it's about affirming right doctrines and pursuing the individual virtues. Pero hindi doon natatapos. Nakakalimutan na Christian life revolves around the local church. And one of the commands that God has given to the believers is yun nga yung one another. Not sure kung familiar kayo doon sa one another. Napakadami niyan sa New Testament. And I will list some. These are the some of the one another commands. Una, sinabi, love one another, to watch over one another, to edify one another, to bear one another, to pray for one another, to contend together for the gospel of faith, and many more. Napakarami. And again, kaya mo bang gawin to ng mag-isa? Isang soul believer na nagsasabi na sapat na si Kristo at yung relationship ko sa kanya. Sino yung another? So, again, we should open our mind kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. The only meaningful way to fulfill these commands is by carrying them out to a specific group of people. Laging ganun yung maiisip mo. Kanino ko siya ipapamuhay? Sa sarili ko? One another? Sarili ko? So, again, it's not about random people. Makikita natin yung consistency ng scripture na dun sa kung sino yung madalas mong nakakasalamuha. And that is probably, hindi na probably pala, then that is the church. Kung ang isang tao ay hindi part or covenanted sa isang tao, for example, mag-asawa kayo, or hindi kayo mag-asawa, maraming mga tao ngayon nagde-demand ng commitment, pero sila mismo ayaw nila ng commitment. Nakakahali yung ganong klase ng thought. Pero, ayun nga, kung ang isang tao ay walang commitment, how do we find that? Anong mangyayari? How do we practice yung pagmamahal? How do we practice yung pagpe-pray? How do we practice yung patience? Di ba, lahat ng bagay magiging optional? Kaya, again, the scriptures command us to commit and to be covenanted with a group of people, and that is the church. If we take obedience to God seriously, we cannot simply follow the scriptures command without being a local church member. Third practice po ng New Testament about church membership, 1 Corinthians 12, pwede nyo pong basahin later after nung makikita natin dito na si Paul ay ginamit niya yung body at yung mga parts of the body as members. And makikita natin na walang part, mababasa nyo dyan, walang sinabi si Paul na isang body part na isolated sa body, na mag-work siya or magpa-function siya mag-isa. Maraming tao magsasabi na universal daw itong language ni Paul, but clearly we can see here that it's about a local application, membership application. Hindi necessarily na yung isang kamay ay nakalutang dyan, na kaya niya mag-function. Oh, church ka na mag-isa. Paul is addressing the Corinth here first. Makita natin sa verse 12 ng 1 Corinthians na yung message niya unang-una ay para sa mga taga-Korinto. Yun yung wag nating waglitin. He is saying that each believer in Corinth is a member of the body, which is the church,
put by God for different purposes and for the well-being of the entire church. Those parts are meant for harmony. And clearly, about committing to your fellow parts. Hindi ito, sabi pa ni Paul dito, hindi mag-work yung isang parts kung hindi nakiki-operate yung isang parts. So, there's a harmony. And may kanya-kanyang distinct role ang bawat bahagi o bawat part ng katawan. So, obviously, this garages individualism. Yung isang mananampalataya na nag-iisip na kaya niyang mabuhay, mag-isa, nang hindi part ng body, ay makikita natin, nire-rebuke ni Paul dito sa writings niya sa 1 Corinthians 12. Pang-apat na practice na pinakita dito na sa New Testament is about the images, kung paano ini-illustrate ng mga apostles yung bawat mananampalataya as part of the church. You can see here, 1 Timothy 3:15, sinabi niya na ang bawat mananampalataya ay bahagi ng isang God's household, isang bayan. May bahay ba na walang bahagi, na walang nanay, walang anak, walang ano. So, Peter also uses an illustration of stones para ma-form yung isang building, spiritual house, sabi niya sa 1 Peter 2:5. And also, yung common, yun nga, yung sheep, as part of God's flock. Huwag tayong malinlang dun sa mga nagsasabi na sheep without flock. Again, hindi po yun normal, hindi po yun tamang thinking na okay lang maging sheep na without flock. Subukan mo kayang maging sheep dyan na mag-isa ka kung hindi ka kainin ng lobo. So, again, sabi sa 1 Corinthians 12 na the parts is a part of the body. Every part of the body is part of the body should be attached to the body. And God's children are meant to have fellowship with God's household. Stones are supposed to be part of the building. And sheep are meant to be part of the flock. So, wala po ditong sarilihan. Makita natin kung paano, gano'ng ka-consistent yung scripture pagdating dun sa pag-identify sa kung ano yung bahagi ng isang mananampalataya sa iglesia at kung ano yung ano yung part niya, ano yung role ng iglesia para sa kanya. And pang-fifth na practice, patungkol naman sa church discipline. Again, we cannot do this discipline if there's no commitment, if there's no assume membership. Hindi tayo, may mga bata tayo nakikitang pasaway sa kalsada, hindi natin pwedeng paluin ng diretso, di ba? May nakita na ba tayong magulang na namalo ng mga batang hindi anak nila? And there's an assumption, pag dinidisiplina mo ay connected siya sa'yo. Hindi ka pwedeng magdisiplina ng isang tao na labas sa'yo. So again, yung mga taong labas sa church membership ay they cannot expect yung discipline mula sa iglesia. Sabi sa Matthew 8:15-8, it refers about church discipline. Familiar na familiar po tayo dyan. And even Paul, dun sa kanyang sulat sa 1 Corinthians 5:13, na sinabi dito, purge yung kasalanan sa kanilang iglesia. So, ang sinabi pa nga ni Paul dito, yung mga outsiders, hindi natin sila primary consideration, but rather yung mga nasa loob ng iglesia, yung parang pinaka-concern natin. Kung ang isang tao ay walang commitment sa church, hindi mo ma-expect na susundin niya kahit anong disiplina na ibigay mo. Kahit nang sabihin mong pag-correct sa kanya o pag-rebuke sa kanya, hindi niya papansinin yun kasi wala naman siyang commitment para sundin ka. And by being a member, on the other hand naman, ito yung commitment mo na pag dumating ka sa punto na kailangan kang disiplinahin, ay willing kang makonfront yung kasalanan mo. Willing kang makinig. Willing kang magpatama. And Christ has given the local church the right to discipline its member and confront their sins. Else, yung kanilang pananampalataya ay babagsak. Hindi natin to maasahan kahit gano'n pa natin ka-close yung isang kaibigan nating nagpo-profess na mananampalataya. Hindi natin sila maasahan na bibigyan tayo ng disiplina o ng pagtatama
na kagaya kung paano ibinibigay ng iglesia. Actually, these five practices na dinidisplay ng New Testament, actually, there's more. We can see here the idea that of a Christian and attached to a local church is foreign to New Testament language. Malinaw na yung isang professing Christian na hindi attached sa isang iglesia ay foreign ito. Hindi ito tinuturo ng New Testament. Kaya nawa magkaroon tayo ng kung sinasabi ng salita ng Diyos na ang church membership ay mahalaga sa pamumuhay ng isang mananampalataya, konsidera natin. Third reason, kung nabinanggit ni Mark Dever, to love other Christians and to edify the church. Nakarinig na ba tayo ng ganitong excuse sa buhay natin? Sabi ni Mark Dever dito, have you ever heard na nagsasabi ng ganito, why would I join the church? If I join them, I think they would just slow me down spiritually. Napaka-makasarili, di ba? Napaka-makasarili dahil lang. Mukhang godly kasi gusto niya daw mas makapag-focus sa Diyos. But in reality, makikita natin yung pagiging selfish ng taong ito. At the same time, makikita natin yung kanyang ayaw mag-commit sa isang iglesia kasi may slow down lang daw siya. Bakit kaya nangyayari yung ganitong klaseng thinking ng karamihan ng mga nagpo-profess na Kristiyano? According to Mark Dever, nangyayari ito kasi tinitignan nila yung iglesia bilang consumer. Kanyari, pupunta ako ng mall, ano yung mabibili ko doon? Anong mahihita ko? Ba't ako pupunta ng mall kung wala naman ako mahihita? The same way, ganun din tinitignan ng karamihan ng mga mananampalataya. Bakit ang magpapamember? Mahihirapan lang ako dyan eh. Bakit ako magpapamember? Pupwersahin lang nila ako mag-Thursday at Lord's Day. Punta ako, kailan ko gusto. So ganun, hanggat wala siya nakikitang benefit sa kanyang gagawin, like church membership, hindi niya gagawin yung bagay na yon. Pero ang question uli natin, ito ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Maging ganito yung mindset. Gagri siya na. maging ganito ba yung mindset natin bilang mga mananampalataya na para bang, okay, the church will just slow me down? Hindi ako magkukomit sa inyo. Hindi po, hindi yan yung tinuturo ng salita ng Diyos. Actually, sinasabi ng salita ng Diyos, self-denial. To serve others. To love one another. To edify one another. There's always one another. Yes, it's true. Tama siya. Those people will slow you down. But in reality, lagi ka bang nasa una? Lagi ka bang nanguna? Lagi ka bang nasa harapan? And alam natin, ang pamumuhay ng isang Kristiyano, hindi laging nandun sa peak. May mga pagkakataon, yung mga sinasabi mo, nahihilahin mo, darating na sila yung ihila sa'yo. Di ba napakaganda na yung disenyo ng Diyos? For now, you think you are okay, pero hindi natin alam kung hanggang kailan yan. By joining a local church, we can practice our callings and commands. Itong mga binigay na one another commands. Hindi natin ito magiging priority kung yung focus lagi ay nasa sarili natin, kung paano yung pakinabang ng iglesia sa atin. Pero kung magpapasok sa isipan natin, kung ikukonsidera natin yung kalagayan ng ibang mga mananampalataya. Again, are we willing to commit to love a particular group of people despite of differences, despite of difficulties and inconveniences? Willing ba tayo na may mga pagkakataon na tayo yung ihila sa kanila? May mga pagkakataon na tayo naman yung ihilahin nila? It's not about kung ano yung pakinabang, but rather kung ano yung inuutos ng salita ng Diyos para sa atin. Again, another reason, church membership holds us accountable to practice true love and encourages us to love others in the way the Bible commands. Mabasahin niyo po yung libro, pwede niyo pong ibigay ko kayo art later. Marami siyang pinresent na practical examples kung paano may papakita yung pagmamahal sa mga kapatid sa iglesia. Pwede niyo po siyang basahin later. Again, yung nasa baba po dyan ay isang image, hindi po siya kulto, o kung ano po, hindi rin po yung mathematics. Nandun po sa libro, pinakita niya kung paano nag-interact or nag-harmonize, or kung paano ipinapakita ng
bawat isa, nabanggit ko kanina na yung isang katawan ay may iba-ibang mga function, iba-iba rin yung expression ng love nila sa bawat isa. So, makikita nyo po, kayo yung you, ako yung you. Yan po yung role natin. You or we as believers are should expect oversight and guidance from our pastors or elders. At the same time, we are called to love the congregation. Makita nyo po yung arrow. Bidirectional. And to encourage fellow believers. And while being accountable sa kanila. So, hindi lang po yung pagmamahal, kundi accountability. The congregation, lahat po yan. The congregation is called to recognize, support, and honor their leaders and elders habang ini-encourage and habang nagiging accountable din sa bawat isa. The elders must lead by example to oversight and to pray for every believer. And he must equip and shepherd the congregation to prepare and to protect them in their walk of life, walk of faith. So makita natin na iba-iba yung function, pero makita natin iba-iba rin yung expression of love na inaasahan for each duty na binigay sa atin ng Diyos. All of these duties and responsibility must be done in love and for the edification and well-being of the church. Again, I will leave you with these questions. How can we fulfill this duty if we are not part of the church? How can we classify ourselves as part of congregation? Saan mo i-inject yung sarili mo dyan? Nandun ka sa gitna. We are not part of the church. How can we call? Ito yung nasabi ko sa isang mga preaching ko sa ERBC. How can you call your pastor as my pastor if you are not part of the church? Maraming nakikipastor. Pastor ko si ganyan. Pastor ko si ganyan. Pero part ka ba ng iglesia? Part ka ba ng flock? And hindi mo pwedeng i-require yung pastor na part tawagin kang congregation kung hindi naman ikaw ay nag-commit sa kanya at sa iglesia kung saan siya kinabibilangan. Masakit po ito, pero totoo po ito. Hindi natin pwedeng i-classify na pastor natin si pastor kung hindi naman tayo nag-commit sa iglesia na kanyang pinagpapastoran. Fourth reason na binanggit ni Mark Dever, bakit tayo magjo-join sa isang iglesia, is to evangelize the world. Yung question po dito, paano nagbibigay ng evangelization or paano tayo nakakapag-evangelize kung magjo-join tayo sa isang local church? By joining a church, we can show non-Christians and those who think that they are Christians, so yung mga professing pero hindi nagjo-join sa isang church, kung ano yung totoong tsura ng conversion. And this provides a good gauge patungkol sa kanilang pananampalataya and a seed of doubt. Bakit nga ba, bakit siya ganito? Nagsasabi siyang mananampalataya pero wala siyang will or wala siyang desire na maging bahagi ng iglesia. Yung seed of doubt na ito ay mabuti kasi tinataniman natin sila ng ano, what, why, bakit si Christian 1, Christian A, parang convince siya na kung magkakaibigan kayo, tapos pare-pareho kayong professing Christian, tapos wala sa inyo ni isa na may balak or may gusto na maging part ng church, hindi parang sinasabi mo na okay lang yung ginagawa nila, di ba? Parang ina-affirm mo. Pero pag may isa nag-join ng isang local church, it will obviously put doubts in their mouth, in their mind na may mali ba? O may tama ba yung ginagawa niya? O tama yung ginagawa namin. It provides a way of evangelization kung paano yung totoong itsura ng conversion. Again, we can provide a clear distinction between the church and the world by joining a local church. Sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 5:12, sinabi niya dito, "For what I have to do with judging outsiders?" Ang outsiders po ay hindi part ng church. Is it not those inside the church whom you are to judge? Sinasabi niya sa mga taga-Corinth, yung mga matters outside the church, huwag niyong pakialaman yan. Meron kayong greater priority. Yung i-prioritize niyo, yung mga nasa loob ng church, yung mga mananampalataya dyan.
makita natin na in that sense, makita natin na ito, iba tong iglesyang ito. Ang focus niya ay yung mga kapwa niya na nasa loob ng iglesia. Hindi ba paraan yun ang pagpapakita na iba yung pinopropess nating faith compared dun sa ibang tao? Kung ikaw ay hindi part ng iglesia, don't expect na may fully 100 care sa'yo yung mga congregation. And makikita mo yun, yun yung way ng mapapakita yung way ng evangelization. Furthermore, when we join a local church, we intensify. Pansin nyo, pagka isang church, mas na-amplify or na-intensify yung mga evangelistic efforts. When we act together, we can spread the gospel better at home and at community. So, in our church, we have this initiative na naisip ng aming mga pastor na magkakaroon ng Bible study per household. Bibisita sila pastor upang mag-conduct ng Bible study. And if you are not part of the church, you cannot expect that na sabihin ni pastor na hindi ka member pero gusto mong mag-require ng Bible study. Obviously, nasa lowest priority ka. Pero hindi ka bibigyan ng priority and huwag kang masasaktan kung sakali. Kasi hindi ka nga willing mag-commit. A local church by nature is a missionary organization. We promote the gospel by cooperating to take it to those who have not yet heard it. Missionaries, alam niyo po yung missionaries. Yung isa sa mga notion na natama sa akin patungkol sa missionary, hindi porket gusto ng isang tao na mag-mission sa isang lugar ay pwede niya nang gawin nang walang guidance ng isang iglesia. Hindi po tayo naniniwala na pwedeng mag-mission ng isang individual dahil lang nanaginip or nagkaroon siya ng desire sa puso niya. Meron pa rin itong guidance and the end goal of missionary is to plant a church. And hindi yun mangyayari kung walang collective effort yung church or motivation. At mangyayari lang yun kung naging bahagi ka ng isang iglesia. And kaya nga, natutunan ko lang rin to sa ARBC na hindi natin ina-affirm. Hindi namin ina-affirm yung para churches. Kasi walang guidance yun ng church eh. Parang individual effort yun. And hindi yun mabuti. Maganda siya, pero hindi natin na-expect na magiging maganda rin yung resulta nun kasi walang guidance ng iglesia. John 13:34-35, sabi dito ng Panginoong Hesukristo, "A new command I give you, to love one another, just as I have loved you. You are also to love one another. By this, all people," po yung key, "by this, all people will know you that you are my disciples, if you love one another." So makita natin, sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ma-affirm yung pananampalataya ng isang tao o isang grupo ng tao kung paano nila minamahal yung isa't isa. And yun yung paraan natin ng pag-ebanghelyo, di ba? Pinapakita natin sa buhay natin. And isang paraan nga, kapag nagsama-sama yung mga mananampalataya bilang isang iglesia, mas napapakita, mas na-intensify yung ebanghelyo na kanilang pinangahawakan. Want to help with to evangelize the world? Then commit and join a local church. And display how God's work in us with the help of the church. Fifth reason po, it is about individual naman. Kung paano naman natin i-assure yung sarili natin. Paano naman na-assure ng pag-join sa isang local church yung kanyang pananampalataya o yung aking pananampalataya o yung pananampalataya mo. Madali kasing sabihin na Kristiyano na ako kasi isang moment ng buhay ko, umagulgul ako ng iyak, isang araw, pwede natin sabihin, isang linggo. Pero yung tanong dito, paano kapag hindi na smooth sailing yung pananampalataya natin? Ang assumption po dito ay mag-isa akong mananampalataya, hindi po ako part ng church. And umiyak ako, nang siguro, hindi ko alam kung ilang oras. Pero sapat ba yon na assurance sa atin na tayo ay mananampalataya? Napakarami na pwedeng, kanina binanggit ni Pastor Angel, ang daming pwedeng mag-accuse sa atin. Pag nagkakasala tayo, yung mismong nag-tempt sa atin, siya rin yung mag-accuse sa atin. Paano natin may survive yung mga personal doubts natin? Paano pa natin masusurvive yung doubts ng sinful world na nakapaligid sa atin? Ang pagiging bahagi po ng isang iglesia ay hindi po nakapagliligtas sa atin. Pero
Nakakatulong ito para i-authenticate yung pananampalataya o yung kaligtasan na meron tayo. Pero paano? Paano nakakatulong para i-authenticate yung pananampalatayang meron tayo? Sabi ni Mark Dever, in joining a church, we are asking our brethren to hold us accountable, to live according to what we speak with our mouths and what we believe. So sinasabi niya na nagiging mas maingat tayo sa kung paano natin ipinamumuhay yung mga bagay na lumalabas sa ating bibig at yung mga pinaniniwalaan natin. Hindi po ito hypocrisy na para bang, okay, alam ko to, pagkaharap ko si brother ganyan dahil part ako ng church, papakita akong banal-banal. So, ganyan ang sinabi ni pastor kanina, nagdi-discussion kami. Pag Sunday, biglang nagiging Kristiyano, biglang nagkakaroon ng switching. But rather, yung pang-araw-araw na pamumuhay na pinopropes mo ay napapakita, napapamuhay. Hindi po ito hypocrisy. Kasi alam mo na may mga taong nakatingin sa'yo. And ito ay bahagi ng ating sanctification. We ask the brethren to encourage us, sometimes by reminding us of ways that we have seen God work in our lives. So pinapakita na yung pagkakaroon ng isang iglesia ay sa mga panahon na nanghihina at nanlulupay ka, nung lulupay-pay ka at hindi mo nakikita yung gawa ng Diyos sa buhay mo, ay may mga kapatid na magpapaalala sa'yo, ay nakita ko na nagpe-persevere ka. Though hindi mo yung mapapansin kasi kung ba, naghihirap ka, hindi yung madali, di ba? Pero makikita mo na may mga kapatid na nai-encourage sa buhay mo and napapaalalahanan ka. And also, you are challenged sa mga pagkakataon naman na nag-iisip kang tumalikod, nag-iisip kang lumayo sa pananampalataya, nag-iisip kang umalis. Yan yung mga benepisyo na makukuha mo, na nag-a-assure sa'yo na may humihila pa sa'yo, na may nagpapaalala pa, may nag-encourage pa. And this is something that we cannot expect sa mga mananampalataya na nagsasabing labas sa iglesia. Dahil walang commitment, bahala ka na dyan. Gawin mo lang yung devotion mo. Gawin mo lang yan, baka mahina ka lang sa devotion. Okay na yan, mag-pray ka lang. Di ba? But reality is, ito yung inaasahan nating commitment pag nag-join tayo sa isang church na hindi natin makukuha sa labas, na nagpapaalala na Kristiyano pa tayo. Also, joining a church exposes our sins. And one particular sin that can be exposed is the way we treat other believers. So, pag nag-join po tayo ng isang church, na-expose mo yung ilang mga kasalanan natin. 1 John 4:20 po. Sabi dito, ni John, if anyone says that I love God, yet he hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, who has seen, cannot love God, whom he has not seen. So sinasabi ni John dito na pwede mong sabihin sa bibig mo all day, magpuri ka dyan, mag-isa kang believer, nagda-devotion ka, I love you God. I will do anything for you, God. Pero hindi mo kayang gawin sa kapatid mo. Ay nagsisinungaling ka. But the question is, kaya mo bang gawin? Kaya mo bang gawin sa kapatid mo na mamahalin mo siya sa kabila ng mga nakikita mong fault sa kanya or mga inconveniences or difficulties? Hindi mo ito mame-measure. Hindi mo ito mame-measure ng FB Christians na part ka ng group nito na we are sheep without flock. Kaya mong mahalin, hindi mo nga siya makita personally. This is something na malalaman mo sa sarili mo once mag-join ka ng church, di ba? Ma-expose yung kakayahan mo na magmahal. Ma-expose yung kakayahan mo na maging patient. Madaling magsabi na mahal natin sila. Pero pag nandun na tayo sa mismong plak na yon, nandun na tayo sa mismong grupo ng mga taong na yon, dun ma-expose yung kasalanan natin. And hindi natatapos doon. Tutulungan nila tayo at mag-improve tayo doon at masasanctify yung paraan natin ng pagmamahal. It is true that the church can't fully address all of our sins. But with the help of the church, we can fight and mortify those sins. And that will help us to be assured ng pananampalataya na meron tayo, na may mga tao na tumutulong at humihila at nagpapaalala at kasama natin na lumalakad kahit mahirap yung pananampalataya. It is something na
pwede nating i-simulate. Dito pwedeng i-simulate ng isang individual believer kahit magbasa pa siya ng buong library ng Christian books without application. It is something hindi nila magigage, hindi magigage ng isang individual na mananampalataya. Again, church membership does not save. Just as a reminder, hindi po ang pagiging membro ng isang iglesia ang nagliligtas sa tao, but it reflects our salvation. Kung paano natin pinapakitunguhan, kung paano natin minamahal, kung paano natin tinutulungan, kung paano tayo nagpapatama, kung paano tayo nagsasubmit sa mga kapatid natin. Ipinapakita nun, kung wala pong refleksyon sa ating pananampalataya, paano natin masasabi na totoo tayong ligtas? Again, paano po natin masasabi na totoo tayong ligtas kung wala kang refleksyon sa ating pananampalataya? And one way to reflect that, na totoong ligtas tayo ay pagiging kabahagi ng isang iglesia. Number 6 po na reason why we should join a church is to expose false gospels. Marami sa mga tao na tumitingin sa iglesia, karamihan mga mananampalataya, ay hindi mananampalataya, na ang iglesia ay mga maluloko, frauds, liars, mukhang pera, charlatans. And alam natin na kailangan nating itama ito, na hindi lahat ng iglesia ganito. And kung ikaw ay isang individual na mananampalataya na hindi bahagi ng iglesia, na gustong itama yung thinking patungkol sa iglesia, paano mo itatama yung thinking na yun kung ikaw mismo ay ayaw mong i-commit yung sarili mo, diba, sa isang iglesia? Ang pag-abstain sa isang iglesia ay hindi po paraan para itama yung pagtingin ng tao sa iglesia. But on the other hand, yung tamang pag-correct is yung paghahanap ng biblically grounded na church and pag-stay doon at pagiging bahagi ng iglesyang yun. As we interact and live with other genuine Christians, we show na kung ano yung totoong Christianity, kung ano yung mali, may tatama natin yung mga maling pagtingin nila sa Kristyanismo at sa iglesia ng Diyos. We can combat this false notion about Christians by being part of the church that is not marked by such wrong attitude and wrong teachings. Sinasabi lang po dito na if you want to expose yung mga false gospel, then join a biblically sounded church. Hindi po sapat na magjo-join lang tayo sa church na tingin natin. But rather, to expose those wrong thinking or wrong notion about the church, kagaya po ng evangelization, ay mag-join tayo doon sa biblically sounded na church. And yung pamumuhay natin, let our way of living together with the church testimony prove them wrong about their view of Christianity and the church. Last reason po, to glorify God. Alam natin na tayong mga mananampalataya, simula nung naligtas tayo, ang maging driver sa puso natin in everything we do is to glorify God. And we see here, if you are not yet convinced, na ang pag-join sa isang iglesia ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Kasi siya mismo ay nag-institute nun. If we reject being part of the church, then we are rejecting yung institute na binigay ng Diyos. And He is not glorified dun sa ginagawa niya. Ginagawa mong yun. He is glorified when we are submitting and following yung mga utos niya. And yun nga, ang isa sa mga utos niya ay maging bahagi ng iglesia. 1 Peter 2:12, sabi dito ni Peter, live such a good lives among pagans. Sinasabihan niya yung mga Kristiyano. Though they accuse you of wrongdoing, that they may see your good deeds and glorify God on the day that He visits us. So sinasabi ni Peter, yung mga mabubuting gawa natin ay nagbibigay luwalhati sa Diyos. At yun nga, ang pag-join sa isang iglesia ay nagbibigay luwalhati sa Diyos. God intends that the way we love each other will identify that we are followers of Christ. Yun nga, kung paano natin, bakit ko kanina paulit-ulit, kung paano natin pinapakita yung pagmamahal dun sa mga kapwa nating mananampalataya sa iglesia, ay nagpapakita na totoong tagasunod tayo ni Kristo at mga disipulo tayo ni Kristo. Binasa ko po ito kanina sa John
13:34-35. Surely there will be frustrations as we decide to be part of the church. But we must remember, families all have their issues. May kanya-kanya pong mga difficulties, problema, at ibang mga pinagdadaanan, gaya ng isang pamilya, ang iglesia. And even yung mga faithful churches po, but those moments of frustrations are precisely the times we can exercise love, forgiveness, walk in patience, and magmamahal, pagmamahal, even wala tayong parang magigain. And in that act ng pagsunod sa Diyos, mas mag-glorify natin ang Panginoon. Kasi ginagawa natin yun dahil inutos ng Diyos. Despite of parang walang pakinabang, despite of parang mahirap, despite na parang walang mangyayari, pag ginagawa natin yung mga bagay na ito, naluluwalhati yung Diyos natin. Kasi inutos niya yun sa atin. As a challenge po, joining a particular local church is an outward reflection of an inward love for Christ and for His people. Again, hindi natin ito maipapractice kung individual na mananampalataya lang po tayo. Kung wala tayong desire na maging bahagi ng iglesia. Kaya pansin nyo, yung ibang mga nagpo-profess na Christians, inwardly, nagka-try silang mag-reach out ng mga tao. Gumagawa sila ng ibang mga paraan. They join forums, they join groups, pero wala ng commitment. Malaya lang. Pero makikita nyo inward, di ba? Lumalabas yung kanilang desire na makijoin sa ibang kapwa nila mananampalataya. But the difference is yung commitment. Again, hindi natin to ma-expect sa isang taong walang commitment. Kaya, if you wanted to fully follow Christ and be part of the local church, kung saan mas ma-exercise mo itong mga inutos ng Diyos. And as we see often in life, yun nga, nabanggit dito, na the greatest love is rarely merely in spontaneous. It is often planned, premeditated, and characterized by commitment. Hindi ito parang ano lang, love at first sight, na parang, okay, mahal ko na siya agad. Yung pagmamahal ay pinapakita ng may paggawa, ng pinag-iisipan, at ng may commitment. Pwede mo ba sabihin sa asawa, mahal kita, pero wala akong balak pakasalan ka? The same way, mahal mo si Christ, pero wala kang balak pakasalan yung iglesia niya. Wala kang balak mag-commit na sa iglesia na minahal niya. Ephesians 2:5-5. Christ loved the church and He gave Himself for her. And Acts 20:28. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseer. Mapatungkol po ito sa mga pastor. Pero, ang thought na gusto natin kunin dito, to care for the church, which He obtained His own blood. Ganun kamahal ni Christ yung iglesia. Tapos tayo, na individual believer, ayaw natin mahalin, ayaw natin mag-commit. Tapos sasabihin mo na Panginoon mo si Kristo. May contradiction, di ba? May contradiction. It reminds us that He bought His church with His own blood. And if we are followers of Christ, we should love the church. And we should be willing to give ourselves for the church that Christ has loved. Kinote po ni Pastor Erdy, si Peter White dito. Sabi niya dito, every single picture of what it means to be a believer in the New Testament is a corporate picture. So group po, makita natin yan sa New Testament. They constitute a body under one head, a nation under one king, a flock under one shepherd, a building under one coping stone. Mababasa niyo po yun sa libro niya na The Effective Pastor. So binabanggit niya na corporate lagi ang pag-picture sa mga believer. Corporate yung command. Hindi siya, okay, you believer, love yourself. You believer, do this. Madalas makita natin corporate, may application sa ibang kapwa believers. As a conclusion, to be a believer, to be a biblical Christian is to be belong to a church. And in that sense, the church is essential to the life of every
believer. Hindi siya optional. It is required and essential. And no matter what we see, the disadvantages and difficulties of joining a local church, hindi doon natatapos. Again, hindi mo alam kung hanggang kailan ka matibay. Pwede ngayon, bagong convert ka, maapoy ka, at sinasabi mo na hindi ka tatalikod kay Kristo, I doubt na darating yung panahon na susubukin yung pananampalataya mo. And the question is, sinong tao yung committed para hilahin ka pabalik kay Kristo? Yun po, that end po yung ating Bible class or church membership. Kung may mga tanong po, paki-direct po kay Pastor Ernie. Ay, dalawa pala kami. So. In-practice ko na yun eh. Sige po, any question po? I hope sa mga member pero hindi nyo pa alam yung dahilan niya. Naway makatulog po na Sunday school po natin. Pasensya na po kung medyo mahaba. Questions po? Any katanungan po para sa patungkol sa church membership? If you want po, ibibigay ko po kay Art yung book. Napaka-eksi lang po niya. Pwede niyong basahin para po mas maging malinaw sa inyo patungkol sa bilang isang nagko-covenant na iglesia, kung bakit niyo papasukin itong iglesyang ito at ano yung inaasahan niyo mula sa iglesia at ano yung aasahan ng iglesia mula sa inyo covenant kayo as member of the church. Walang tanong? Pas, bawal ka magtanong. Pas. Ayan. Nagkakasala ba ako if ever na sinasabi ko sa sarili ko, Kristiyano ako. Tapos, ang usual kasi may ina-attendan. Merong sinasamahan na lokal na iglesia, pero hindi tinatansya ko pa eh. Na kung magpapamiyembro ba ako dito. As time goes by, na hindi ako nagko-commit doon sa iglesia na yun at uma-attend lang ako, nagkakasala ba ako bilang isang Kristiyano? Yeah. Actually, mas mabigat kung ang tanong ko ay habang hinahayaan ko yung sarili ko na walang commitment sa isang church, commitment, when we say commitment, membership, ano, namumuhay ba ako sa kasalanan? Kung hindi ko hinahangad na magpamiyembro sa isang lokal na iglesia. Numaten naman ako. Ayan. Siguro tignan muna natin pas yung ano niya, yung dahilan niya kung bakit hindi pa siya nagpapa-member. Matagal na eh, 1 year na eh. Ayan. Una tignan muna natin kung healthy or biblically sounded yung church, biblically grounded. Kung hindi siya biblically grounded and yet umaattend ka doon, there's something wrong. Sabihin, nagkakasala ka. Kasi alam mo yung tama, pero pinupul mo yung sarili mo. Ayan, sabi nga ni Pastor, yung foolishness. It's part of foolishness is sin. And, sige, sabihin natin, biblically grounded yung church. 1 year. Ano yung reason naman kung bakit? Bakit di ka nagjo-join? Di mo gusto yung mga tao? Di mo gusto yung way of worship nila? Di mo gusto yung hymns? Gusto mo yung may sayaw-sayaw? Again, we must ask deeper. Ano yung deeper reason? Diba? Kapag yung isang tao, isang mananampalataya na nakita niya yung katotohanan at hindi niya ginagawa, ay kasalanan yun sa Diyos. Mas matinding kasalanan pa nga siya. Kasi alam mo yung tama, pero hindi mo siya ina-apply. Hindi ko maalala yung verse, pero may ganong verse sa Bible. I think he is continuously in sin. Pero kung yung isang iglesia ay, sabihin natin, lahat naman tayo ay nalin lang, genuine tayo, pero napunta tayo sa isang iglesia na hindi biblically sound. Pero dahil medyo linlang tayo, or linlang talaga tayo, nahulog tayo doon, nagkakasala ka pero hindi kasing bigat nung tao na alam yung totoo, pero patuloy na hindi pinamumuhay yung katotohanan. So yun po yung sa akin, Pastor Pas. Ayan, if I may add lang doon sa question na yun. Actually,
paano mo nasasabi na Christian ka? Kasi hindi ka Kristiyano by self-profession. May mga tao na magpapatotoo na ikaw ay tunay na mananampalataya ni Kristo. Sino yung tao na yon? Sino yung mga tao na yon? At yun yung iglesia. Kaya, kailangan mong pagdudahan yung profession mo if there are no people saying that you are indeed a Christian. Ang magpapatotoo niyan ay ang iglesia. Kaya nga, for example, may iglesia pero hindi naman Christian church. Kasali ako sa Hinduism, kasali ako sa Buddhism, or kasali ako sa INC. Sa samahan ni Soriano or INC. Kung ano yung sinasalihan ko, yun yung pinananampalatayaan ko. So, medyo doubtful ka dapat sa kung ano yung pinaniniwalaan mo kung hindi mo itinatied up yung sarili mo sa kung ano yung paniniwala ng mga kasamahan mo. Medyo magtataka ka dapat eh. So ngayon, ang inaano natin, nagkakasala ka ba? Una, dahil pinoprofess mo na Kristiyano ka na walang nagpapatotoong iba. Nagkakasala ka. At medyo nagiging mas mabigat yan. Kaya nung sinabi ko na 1 year, dapat sobrang bigat na sa kanya nun. Na sandali, kailangan ko ng iglesia. Kailangan, kasi yun nga yung ano eh, yun nga yung dapat nating matutunan eh, bilang mga Kristiyano. Hindi bilang mag-isa, kundi may mga kasama. Paano mo tuturuan yung sarili mo na maging selfless? Na maglingkod sa iba kung mag-isa ka lang. Kaya napakaganda ng disenyo ng Diyos. Pag tinignan mo nga, napakaganda ng pagiging parte ng iglesia. Yung sinasabi mo kanina, sino yung mga tunay na kumikilala at nagpapahalaga sa Diyos? Di ba sila ng mga nasa iglesia tapos wala ka sa iglesia? Ano ka? Individual na nagpapahalaga at nagmamahal sa Diyos? Wow, bida ka. Di ba? Isipin mo yun. Parang ang confidence mo ay yung sarili mong testimony. Ginagawa. Napaka-dangerous at napaka-makasarili. Ang pinapractice ng ganun ay pagiging makasarili. So, maging maingat tayo doon. At isipin mo, kung alam na alam mo yung danger ng kasalanan sa'yo, na sarili mong kasalanan mapanganib sa'yo, di ba kailangan mo ng ibang magbabantay din sa'yo? Kaya napaka-arrogant to say that I don't need the church. Na okay lang ako na uma-attend, okay lang ako na online sa mga commitment, oh, no? Ship without plan. Oo. Nakakatawa nga yun kasi may mga nagsasabi na heretic to si Alistair Begg, heretic to si Martin Luther. Nung malaman-laman ko, siya na nag-post, wala naman palang church. Sandali, paano kita paniniwalaan na heretic tong mga to, ikaw wala kang church? Diba? Sinong heretic? Sila, parte sila ng iglesia, ikaw wala kang iglesia, sinong heretic? Diba? So, ano yung paniniwala natin? It cannot just go on individually. Kailangan natin ng iglesia. So, yun lang sa akin. Sige po, baka may follow-up po kayo doon or ano po, gusto nyo mas linawin. Huwag po kayong mahiyang magtanong kasi next week wala po kami dito. I-grab po natin yung opportunity para masagot ni Pastor Erdi yung mga katanungan na. May question lang ako, brother. And regarding sa ano sa Acts 2, yan. Yung nasabi mo kanina sa Acts na they added to their numbers. And after noon, ginagawa nila yung they devoted themselves, they followed the teaching of. Is there possible na yung mga hindi member ng church pero ginagawa yung mga yun. Pero kasi yun yung manifestation na they were in the church. Yan. So, yung sa part bro, yung sa may mga profess na Christian, mabawas nito. So, yung question bro is about dun sa isang professing Christian na tingin niya nagagampanan niya pa rin yung tungkulin niya kahit di siya part ng church. Tama ba?
or sabi niya, again, sa isang healthy Christian, paano mo po gagawin yung, ay, healthy church, paano niyo po gagawin yung breaking of bread kung hindi ka nire-recognize ng church na part, umana ng palataya. Sa ARVC po, alam natin, hindi po namin, hindi sa dinideny namin, we are inviting them, lagi maririnig po yan na, join the church so that we can profess that you are a Christian. Pero since walang professing, hindi naman namin pwedeng i-violate yung Lord, nabibigyan ka ng Lord's table. Again, may isa ka nang hindi nagawa, Lord's table. How about prayer and commitment and love? Again, kahit ano pang init mo sa pananampalataya, darating sa point na magiging optional sa'yo. Mga nag-commit nga eh. Hindi sila makapuli 100% na nasa Lord's Day. Paano pa yung mga walang commitment, di ba? Walang covenant. And I believe, it's a language na ginagamit na excuse na kaya kong gawin yung duty ko and kahit hindi ako part ng iglesia. And it's an acceptable reason. Ngayon, pwede mong gawin yan, pero how long? Kung walang nagbabind, madaling bumitaw. Yan yung preaching ni Pastor na madaling bumitaw talaga. Kasi walang binding. And hindi po yun hypocrisy when we are looking doon sa covenant. Pag nagbigay po tayo ng vow sa Diyos, mahal mo yung Diyos, ayaw mong i-break yung vow. And if you are willing to break that vow intentionally, I doubt na mahal mo yung Diyos. Yun bro. Ako iba yung understanding ko doon sa tanong. Parang may nakakalusot ba doon sa dami na yon? May nakakalusot ba na parang professing Christian lang pero hindi talaga totoong Christian? Parang yun yung pagkakaintindi ko. Possible ba? Pwede. Pero tandaan natin na itong mga taong binautismuhan, alam nila kung gaano yung bigat ng bautismo sa kanila. Na kapag sinabi nila na Kristiyano sila, kapalit ng buhay nila. Yung dami ng nadagdag na bilang, ito yung dami ng mga taong nagsasabi na handa akong mamatay para kay Kristo. Kaya pag sinabi natin na love the church, love God and love His people, yung love na yon, mamaya sa preaching din, yung love na yon is willingness to die for these people despite of differences, despite of hindi ko to gusto. Kung yun ang basihan natin, isipin mo, anong magugustuhan sa'yo ng Diyos? Pero minahal ka ng Diyos. Ngayon, naghahanap ka sa ibang tao na anong magugustuhan ko sa kanila bago ko sila mahalin. Hindi ganun yung pagmamahal na matututunan natin sa Panginoon eh. Hanapin natin yung model natin, si Christ. The reason why we are here is because of Christ. At mamahalin ko yung mga tao despite of gusto ko yung ginagawa nila o hindi, unless kasalanan ha, malinaw sa akin na kasalanan, iko-correct natin yan. Pero yung halimbawa, gusto niya mag-bike ako, hindi. Ay, hindi kita trip. Hindi ganun yung basehan ng pagmamahal eh. So, again, pwede, pero tignan din natin yung seriousness ng mga taong to na gagawin nila na tumawid bilang Kristiyano at sabihin na Kristiyano sila, ilagay sa risk yung family nila just to say that they are Christians. Ngayon nga eh, nagkaroon ng pandemic. Eh, baka magkasakit yung anak ko eh. Eh, baka magkaganyan pag nag-face-to-face kami. Noon, patay ka agad. Pag nalaman na Kristiyano ka. At hindi yung parang sudden, yung parang uunti-untiin kang kamatayan. Hindi ganon. To-torturing ka pa, no? Na hanggang sa talagang i-deny mo yung faith mo. Eh, yung coronavirus, kumpara mo noon sa mga Romans. Mas nakakatakot. Pero they meet together. Kahit nga patago eh. Kaya hindi ko lang ano yung mga online ngayon. we encourage physical dahil yun yung utos noon pa. At hindi hahayaan ng Diyos na mabago yung disenyo niya sa ano. Gusto mo ba mapunta sa langit tapos virtual? Di ba? Sa impyerno ka. Ang hirap nun. Kasi again, we acknowledge na meron pa rin technology. Kasi these are good things from God eh. Pero, saka na tayo magkita. Ano muna? Naka-Skype pa eh. No? Sabi ko, problema siya. So again, I do admire those people. Pwede. Pero
sila yung mga tao na pinag-isipang mabuti yung Kristyanismo. Ngayon kasi hindi na pinag-iisipan, kaya napakaraming iglesia ang nakakalusot na lang ng mga churches. Kaya I agree yung sa bind, mamaya rin sa preaching. so sa bind o ano yung nagtatali sa inyo, hindi yun basta-basta. Hindi tayo nagsama dahil parehas tayo ng trip, ha? Hindi ganun. Merong isang tumubos sa atin, kaya tayo nagsasama-sama. At yun yung pinakamahalaga. So. Meron pa pong katanungan? Last po siguro. Paano po kayo mababasag yung view o tama ba yung view na ganito? Na view that a non-covenanted church is already a church of God in the invisible universal church. So gagawin natin ang mga nararapat gawin kahit wala pang covenanting, na ang prosesong ito ay earthly process lamang. At yun. Nag-gets niyo po ba? Pagbigay po ako ng context. Parang gagawin yung isang iglesia na i-perform duty ng isang iglesia na walang covenant. Tama po ba? Isang word. Tama po. Yung kaya namin gawin yung duty or pwede kami mag-act as iglesia without covenanting process. And covenanting is just merely formality. Or kasi ganun sinasabi mo, earthly practice. Eh di madalas naman yan sa mga earthly practice ay formality lang. Again, I will go back to the scripture. Sinabi ni Pastor Pedro, nagpropes sila ng faith. ng faith ay in danger yung buhay nila. Pwede silang mamatay by this time. And if there's no covenant that binding things, again, it's an optional thing. Until when nila kayang gawin yung ginagawa nila kung optional lang sa kanila. Yun po yung short answer ko. Pero mas maganda po ata yung sagot ni Pastor Erby. Bus na yung preaching ko. Pero preview. Hindi. Payag ka. Magsama kayo ni Pastor Angel nang hindi ka pakakasalan. Ayan. Parang ganun. Non-covenanted and covenanted. You will see the commitment of those people by their commitment, no? May sinumpaan ako na tipanan sa inyo. Doon mo makikita yung bigat, yung kaseryosohan, dito mo makikita kung gaano natin tinitignan na hindi to basta-basta. So, later on siguro sa preaching marinig niyo yung iba pa, pero yun yung pinaka ano ko, answer ko. We don't want to enter into a relationship nang wala lang. Parang nakikipag-date ka lang. There's a book na binasa ko before is Stop Dating the Church. Kasi ayaw mo mag-commit. Date ka lang. Gusto mo lang yung mga benefits. No, nakakasama ko siya. Nakakasama ko yung mga tao. Nakakapakinig ako. Pero I don't want to give myself in. It's like dating. No, wala akong commitment. Wala akong pananagutan sa'yo. Labas lang tayo. So, kung masaya ka, masaya ako. Kung hindi ka na masaya, let's hiwalay tayo. So, parang ganyan. Ito yung danger ng maraming churches ngayon. They don't have any view of what covenant is. Ang covenant, sige, mamaya na lang. Pero yun, alam natin, yung sa kasal, tinitignan natin na sumpaan at tipanan yan. So, parang ganyan sa iglesia, walang view ng tipanan. Kaya marami, hindi nagseseryoso. Wala lang. Ayoko na sa kanila kasi na-offend nila ako nung nakaraan eh. Hanap bago church. Oo. Hanap na lang ako ng iba. Mas convenient, mas malapit, mas okay. At least doon, mas tanggap ako. Gano'n ka kasigurado, wala nga tipanan. Di ba? So, yun. Meron pa po ba? Last na lang po talaga.
Okay na po. Sige po, let's close po in a prayer po. Tapusin natin yung study ng prayer. Dakila namin Diyos, nagpapasalamat kami sa napag-aralan namin patungkol sa kung ano yung kahalagahan ng isang iglesia sa isang sa buhay ng isang mananampalataya at kung paano namin mapapractice yung mga kautosan nyo sa amin. Hindi ito hiwalay sa iglesia at hindi tama na ihiwalay namin yung sarili namin sa iglesia. Gayun din naman po, salamat po dahil tinuruan nyo kami kung gaano kahalaga yung tipanan. Tipanan na nagbabind sa isang iglesia, tipanan na magpapaalala sa amin sa mga pagkakataon na parang ayaw na namin, tipanan na maghihila sa amin patungo sa inyo at hindi palayo sa inyo. Kaya patuloy nawa na dalangin namin na maging paalala ito sa amin, maging pagtatama sa mga maling pagtingin namin patungkol sa pakikibahagi at pagiging bahagi ng isang iglesia. Patuloy na maging encouragement din po ito sa mga kapatid namin dito sa CRO, lalong-lalo na nasa proseso sila ng covenanting. I am praying, Panginoon, na gabayan nyo sila sa mga desisyon na gagawin nila. Makatulong nawa po yung pag-aaral na ito upang mas maging malinaw yung kanilang mga dahilan, yung mga kawalan po ng dahilan ay magkaroon ng mas magkaroon ng dahilan kung bakit sila makipagtipan sa CRO. Pagpalain nyo po ang iglesyang ito. Pagpalain nyo po ang kanilang mga membership process. Gabayan nyo po yung mga tao na kumikilala sa mga kaluluwa na nagde-desire na maging bahagi ng iglesia nyo at patuloy na ang banal na spirito ang gumabay sa bawat mga kaluluwa na nandito. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang buong maghapon sa panambahan po mamayang hapon. Gabayan nyo po si Pastor Erdy sa pangangaral ng inyong salita. Gabayan nyo po ang bawat elemento ng pagsamba at patuloy na maluwalhati po kayo sa kabila ng mga imperfection at kahinaan ng aming pagsamba. Inupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mm-hmm.